assassin chat. Oh, so kailangan sagutin to ng Blacklist International. They did pick up the Bruno. And most likely, baka iba nila dito yung Claude. Claude din. Yung mga napaka-counter sa ano, no? Sa Faramis, if ever. Oo. Huh. Claude Ixia, I think, kasi yung Brody medyo kaya ni Nolan. Oo. Tanggalin nyo na nung pang late game itong Fireflux para pag hindi gumana yung early game strat sana nila, dominate sila ng Black sa late game. Yung sobrang, Ixia kasi hindi nila abot. Iba yung pattern ng ano, no? Kung babalikan nyo din lahat ng mga laban ng Fireflux, sobrang nag-iba yung pattern ng drafting nila. Kaya nyo masasabi na talagang pinag-aralan nila yung Blacklist International coming to this match. Here's the proof. Okay, nagalan nila yung Brody. Ixia. Ixia yung pwede rito. Unless talagang gusto nila palaro yung Ixia. Kasi ang worry mo rito, wow, talagang nag-ready itong ano. Nag-ready itong Fireflux. Tinanggal yung tigil ni Rena J. Nakita rin natin yan, medyo decent versus the Hilda kasi tinutulak lang palabas ng bush. Now, for Rene J, open pa naman yung kanyang mga favorite heroes dito. No? Again, still may Matilda pa. Pero up against Hilda, parang kulang yung kulang yung answer nila versus this aggression na magagaling sa Fireflux sa early game. Tingin mo, okay mag-double down Estes Paramis dito for Black. Ayan, ganun yung parang, gana, pero depende pa rin kung magiging effective yung Hilda versus Nolan eh. Parang regardless, kapag nasira mo kasi yung pattern ng jungle ng Blacklist, parang mahihirapan na yung effectivity ng Paramis and Estes. If mag-guess sila dito, ang problema nila, wala silang frontliner. Oo nga. Oo. So, buong itong Minotaur ban, kasi talagang viable din versus the Hilda. Although, di ganun kaganda kasi may Valentina na pwedeng mag-knockaw ng Minotaur. Pero nililimit lang talaga ng Fireflux Esports dito yung mga roam na lalabas dito kay Rene J. But I feel like utility is still the way to go. May Rafaela pa rin naman para kahit paano magulo niya yung Hilda. Pero inuna yung Diroth. Okay, explain matchup. Maraming pwedeng lumabas dito from Fireflux. May Thams, although di naman ganun kasama. Hindi ganun ka-favorable yung matchup for Thams. Pero at least meron. Pero Irithel, yung ipapantapan nila kay Bruno. May Yuzong din, by the way. Kailangan dito, ano, very on point yung magiging pasok ng Diroth para instantly makikill nila agad yung Irithel. If not, parang mahirap kasi for Diroth na mag-back away doon sa skirmish. Sorry, may galit. Hindi, lapo lang. Okay. Damage siya. Ay, may babasag na naman ng Netherrealm. Ba't tingin mo mas prefer nilang i-Bantig tsaka Mino over the Matilda Midnight? Again, for the same reasons na bakit ko kanina na ang hirap to meme fight for Blacklist International. And ito rin yung mga decent answers versus the Hilda. And you don't really want to fight into these team fight spells nung mga room sets for Rene J. Ay! Oh! Ako po! Ang nagbabalik sa mga hindi nakakalam guys bago pa maging Hillman. Si Rene J ay isa sa mga pinakamagaling na Chou user on XP lane. Para talagang pelikula, no? Yung bugbog ka na, tas kailangan mong bumalik sa roots mo para lang mapaglaban yung talagang gusto mo ipaglaban. Rene J, baka Rene J though is back. The hitman for Blacklist. Pwede nilang kopyahin actually yung ginawa ng Onyx Esports before na puruhan yung Hilda. But might I just say, itong early game ng Fireflux Esports is nakakatakot na naman. Although, pagdating sa power spike ng Blacklist International, yung mid-game spike nila, ang taas ng damage output ng lineup nila and may pick off din ang Blacklist International. But you still have to concern yourselves sa early game nung Hilda, Valentina, and of course, yung Guinevere. Magiging problema talaga yung Hilda dito. Apex 47 lalo, knows his role, knows what he has to do. Hindi niya tatantanan si Sensui all throughout the map, pero nandiyan din naman si Rene J to do his job and protect itong jungler. But here we are at game number 2. Fireflux Esports match point laban sa Blacklist International. Kanina para nakita natin nagkasalubungan agad yung mga players sa top. Ang pinipigilan talaga dito si Rene J. So grabe yung respeto pag-aaral na binigay nila dito kay Rene J. And yes, for Blacklist, naramdaman na nila kasi kanina si Sensui na naaurahan eh. Oo. Sinamahan muna ni Edward. Dati Haka Queen, ngayon Haka J. Oo. Talagang ayaw talagang maging comfort hero dito ni Rene J makuha. Pero Choto eh. Ito yung una niyang ginagamit mo. Napaka-confident. Tumitipi pa sa gitna midnight. Okay. Step number one. Papigilan yung Hilda mag-invade. Check. Check. Tuloy-tuloy yung game ni Sensui. So hindi napigilan yung Nolan. So medyo maganda yung mag-start ng Blacklist International dito. Feeling ko it's all part of the strategy. Pag ikaw napadala sa mga ganito, lahat ng focus ay nasa iba. Yung pala merong biglang lumiliko para sa Blacklist.
Gusto lang talaga mag-distract ngayon ni Renan Chain. Yun talaga yung pwede niya gawin, especially since he wants Nolan to freely farm. Apex 47, nagtatago sa demo. I'm not sure if alam niya yung jungling pattern na ginagawa ni Sensui, but so far, so good. Hindi naman nade-disrupt masyado yung jungler ng Blacklist. And speaking of jungle, even na TNZ dito, maingat muna. Aware din siya sa mga aware din siya dun sa mga pwedeng gawin ng lineup ng Blacklist International. So, feeling ko ano muna, Tay. Slow start, pero pag may go signal, that's it. Pabor to sa Blacklist, ha? Yung wala nangyayari sa mapa. Yep. Yung tahimik lang. Ang tahimik ng venue, grabe. Yung tahimik lang, pabor na pabor to for Blacklist International kasi nakakapag-farm yung Nola, nakakapag-farm yung Bruno. And again, wala masyado nangyayari. Pero yung first turtle, dito magsisimula kasi yung ingay. And may ano naman, may CC immunity naman, I would say, si Nolan dito, ano, or debuff, may CC immunity. So, kaya niya nga makipag-contest, makipag-laban dito kay TNZ. That's why you're already seeing Sensui position himself in that turtle pit. Makikita siya ng Rosa, old combo, hindi tatama. Okay, Ilian? Ginamit na dito ang Bravest Fighter, makakapag-dash away dito si Sensui, pero parang hindi na nga makakasilip dito ang Blacklist International. And for that, Fireblocks Esports will... Uy! Si TNZ, Fireblocks Esports nga. Akala ko, kumakapit tayo sa steal eh. Oh. Pero hindi nakakuha, makikita natin dito, matatalong pa nga si Edward. And it's gonna be a first blood para ito kay Rosa. Nadagdagan yung kalamangan nga doon ng Fireflux Esports Turtle plus the kill. And we expected this from them kasi they have the early game potential. Pero si Tsui ngayon ay hirap. And auto IPX 47. Oh. Renegade with a save. Oh. Makakatakas naman doon si Tsui. Naka-purify pala si IPX 47, no? Yeah. So parang main talaga siya dito na alam niya na siya ang sisipain ni Renny J. At maagaw dito ni TNZ ang purple buff. That's a huge dent sa game ng isang Nolan kasi nawawala yung early game capabilities niya. Although nandun pa rin naman yung burst damage. Pero yung, I would say yung presence ni Nolan ay nalilimit talaga kasi ang tagal mag-refill ng mga energy. Nahihirapan nga talaga gumalaw ngayon ng Blacklist International. But still, a clutch save from Renny J. Ginamit niya yung Wave of the Dragon to prevent Sensui from meeting his demise. Pero Oheb, tuloy-tuloy pa rin naman. Tahimik dito sa Gold Lane. Fireflux Esports wants to make another good engage. Pero Blacklist, talagang maingat ngayon sa mid lane. Maganda yung lane na ginagawa ni Oheb. Ah. Yung minion na-clear niya, lahat last hit. Tapos hindi siya nasa-zone nung Irithel. Kaya kung nakita niya yung gold, mas angat siya actually against the Irithel. Again, as much as possible, gusto ng Blacklist medyo static yung takbo ng game. Ayaw nila ng gulo. True. Ayaw nila na masyado marami nangyayari sa mapa. But Fireflux Esports, they will start ramping up kasi yung trabaho nila ngayon is controlin yung jungle ni Sensui. Kapag lumabas na yung kanilang timers, which is probably around the 5 minutes, 5 minute mark, yung wala na energy. Ayun na. Doon sila lalaban, pero Sensui na hawal TNZ. Okay, may kita natin dito na ginamit na rin TNZ ang kanyang ultimate. Nakapuesto ngayon tatong players ng Fireflux Esports doon sa may orange buff. At ang pinaka-pwedeng kapitan dito ng Blacklist International. O nga, muntik ka na madaanan dito ng Apex 47. Si Oheb dito. Pagka tumaba si Oheb at nabigyan ng space, yan ang magiging tinik naman ngayon for Fireflux Esports. Nahihirapan talaga gumalaw yung Blacklist. Imagine mo, hindi pa nga si Apex 47 yung talagang gumugulo sa kanya eh, kundi si TNZ mismo. And now Renj, tinutulungan din naman dito si Sensui, pero nakatalon doon si TNZ onto Yue. Yue, mga kalayo, binibait talaga nila. Binibait yung Purify. Nag-violent requiem si TNZ, binibait yung Purify, pero hindi pumalik si Yue. So nandun pa rin yung disiplina no, for both sides and Fireflux Esports. Still, sila yung makakuha ng turtle control dito, considering na walang makatawid dito kay Hilda. Oh, may kita din natin ngayon, nagkaroon na ng palitan ng lanes pala. So, lapo-lapo na yung nasa may bottom lane, irritated sa may top lane. Pero minsan yung mga bigla ang switch ng lane, medyo delikado yan sa marksman eh. Yeah, yan yung turtle lane swap. Kapag nasa opposite side ng map and hindi naman advantage yung lane para sa'yo, mas maganda na magpalit na lang kayo para at least if ever man kailanganin ng Fireflux yung lapo-lapo sa turtle, nando siya malapit sa turtle pit. So, very classic lane swap lang for Fireflux Esports. And ang nakakatuwa doon, talagang ano, i-execute nila. Hindi nila yung parang tatama rin na, hindi, okay niya, labo tayo. Ito si Elian, napapalibutan ka na nila. Tatong players yan ang Blacklist International. Pero sapat nga pa ang damage nila. Kulang! Hindi pa nga, meron pang paggamit dito ng Netherrealm. At si TNZ nandito na rin. Matatalunan si Renny J. Meron ni Netherrealm. Dito si Yue. At ang side ng Blacklist, aalis na lang muna. At look at Rosa. Nagbatuhan lang naman talaga ng ultimate. No casualties doon. Pero yung concerning thing dito sa Blacklist, kulang pa talaga yung damage na pwede manggaling kay Oheb at Yue. Top lane talagang si Apex 47. Ginugulo lang si Sensui. Ito lang ang trabaho ng isang Hilda. Sa early game, guluhin mo lang yung jungler, bad tripin mo lang.
And si Sinsui dito talagang mahihirapan kasi hindi, first of all, hindi na nga siya makahanap ng potential kill dahil ang daming nanggugulo sa kanya. And kinokontest pa yung purple buff niya, na-force din yung retribution. And syempre, yung kanyang mga papatayin dito, medyo sustainable din kasi yung lapu-lapu, kaya niya sustain sarili niya. Valentina, hindi mo rin makakombo yan kasi pwede rin kunin yung fracture. Hilda, hindi mong papatay. Yung Guinevere, ay baka ikaw pa yung talanan. So, ang talagang potential target ng nila is Sunshine, pero protektado-protektado yung Irithel. Oo, kita natin dito ha. Even for Firefox Esports ay nagiging maingat na rin dito si Apex 47, by the way. At medyo nag-shift na si Sunshine na ang kanyang tutulungan at hindi siya magugulo. Pero look at Trenajay and the rest of Blacklist International. So, medyo pag-aambalang ang kanilang gagawin. Alam nila, kailangan nila patabayin dito si Oheb. Oo, kailangan talaga nila alagaan dito si Oheb. At mukhang makakakuha nga sila ng Torre doon sa baba. Pero pasagot din naman ang Firefox Esports dito. Hindi sila mag-overcommit. Pero Blacklist, nakuha nila yung gusto nila. I was gonna say, sa sobrang consistent ng Firefox Esports na ilagay yung XP side sa Turtle, medyo parang ang pangit nung naging pwesto ng Irithel sa baba. Kasi hindi ka nakapag-farm. Naipit ng Blacklist sa National Irithel. And nakuha pa ni Bruno yung tower. But this does give the Turtle towards still for Firefox. Medyo hindi lang nila nagamit yung lapu-lapu at that time kasi it could have helped Firefox, pero sila pa rin yung lumalamang na early game. Two Turtles, four Firefox secured, pero Blacklist, nakauna naman ng Torre doon sa baba. Slowly but surely, ito yung sinasabi ni Midnight na gusto ng Blacklist. Wala masyadong clashes na mangyayari until ma-reach nila yung mga items na kinakailangan nila. But for Blacklist and Sui, talagang nahihirapan yung Nolan ngayon. Usually kasi, nag-aantay yan sa bush for a kill. Pero this time, nagmamadali siya mag-farm dun sa jungle niya. Oh, kaya kung ginagawa ngayon ni Sensui, parang pansin nyo, siya na yung nag-clear na minion wave. Kasi kailang, tapos, the rest of the players of Blacklist International, talagang nga, all-in na tayo kay Oheb. Pero may kita natin po, Oheb makakakuha pa ng kill. Ang Blacklist International, kanya-kanya mga Netherrealm. Yeah. And look at that, hinahabol nila si Oheb para makakapag-flicker out si Oheb at buhay pa rin si Oheb. Isa-isang hahabulin mga players dito ng Fireflux at naririnigaw natin ang sigaw ngayon dahil ito palang gustong pagbawi ng Blacklist. Yue once again with a clutch Netherrealm, slither of health for Oheb at nabaliktad pa ng Blacklist yung aggression ng Fireflux. Grabe si Renegade, sabi niya, para kita nyo, para kita nyo! Para kita nyo yung TP, sigurado, nasa likod ng Tier 2 Tower. And sunod-sunod yan, meron kasing Bruno, ang Blacklist International. Nandito naman si Alien to defend, pero basag na yung Tier 2 Tower sa may top lane. And sabi ni Oheb dito, hindi lang ang Filipino sniper, ito na ang Filipino soccer player. Oh, hindi man uso masyado ang football, ang soccer. Dito akong pinakauna na makakakuha ng kill para dito sa Blacklist. Hindi, sabi natin, parang lahat na ilagay mo. Oo. Kay Oheb. Oo. Kaya bigla nag-shift dito ang Blacklist International. Ganda nung micro niya dun, ha? Sobra. Literal, hinintay niya pa. Nagpatama siya ng ulti, tsaka siya nag-dash kasi wala nang dash yung lapu-lapu. And nung pumasok dito, si TNZ, tsaka niya kinumit yung flicker. Oo. Ito yung Blacklist talagang protect Oheb dun all throughout. Yung maganda na nga yung point na nakatakas si Owe, pero the fact na nakapag-dish out pa siya ng damage, ibig sabihin, bodies ng Blacklist nasa harap niya, ready to defend, and now the Lord has respawned, Blacklist in a good position to get this first Lord. By the way, just saying, basag yung mga lane sa top lane. So, oo, nga ngat. And slow pushing yan. So, alam nyo na, you know the drill. Nakapag-training dito si nakapag-training dito si Oheb sa may top lane. Ibang, napakarami mga bola kanya na sipa doon. At eto na, nakakatakot. Eto na, narinig lang na Fireflux Esports yung conceal. Napalayo sila. Ganon kalaki ang effect na rin. Ooh, dahil doon sa ginawang play ng Blacklist International kanina sa may top lane. So, magkakapakiramdaman dito sa may Lord side. Tignan natin kung anong gagawin. Nagpapakita ngayon ang masterclass of Blacklist when it comes to Lord Dances. The difference, however, is hindi naka-utility jungle ng Blacklist International. So this Lord fight is harder. And yung XP laner nila ay hindi rin naman pwede dumikit sa Lord. So kahit anong mangyari, makukuha pa rin ng Fireflux Esports yung control dito sa Lord area. Pero Renegade, flicker play dito kay Rosa, hindi niya naabot yung Valentina. Nakuha na ngayon habang nangyari pala yung Sisplash. Yung my Lord objective, kagamitan ulit ng mga Netherrealm. Pero napakaganda na nakapito para kay Renegade. Habang si Alien, hinahabol dito mga players Apex ng Blacklist. Look at Apex, hinahabol din si Oheb. Edward may buhay pa rin, pero tatamaan din ni Alien. And for that, two players down for Blacklist. Nahirapan makakuha ng trade on yung Blacklist. Nice effort though from Oheb, from Edward with the Abyssum Strike. It was just that may retry yung Firefox. At nung time na yon, talaga namang sumugod yung Firefox at hindi na sila nagdalawang isip to go for Oheb and Edward. Ito yung sinasabi natin, walang normal na frontliner dito ang Blacklist International. Even the Cho, ginagamit nila as an engaged hero. Kaya naman yung Lord Dance na yon, even though na-meet yung condition dito for Blacklist International, wala kasing hahatak ng Lord. And kinuha lang ng Firefox
Esports, pabalik yung control ng Lord. And si TNZ, kanina pa niya hinahuntik si Tsui. So, nakikita nga natin sobrang successful yung mga pagtalon dito ni TNZ. Freely siya, nakakagalaw, nagagawa yung kanyang mga gusto. And Blackwell's International Burst capabilities, kaya pa naman nila i-clear. We can expect no inhibitor turrets will be taken down. Pero kung hindi na naman sila makakakontest sa ikalawang Lord, mahihirapan sila depensahan ng Fireflux. Sobrang commendable din actually ni Sunshine. No? Medyo relax lang yung paglalaro niya ng Irten. Alam niya, ang trabaho ko dito sa game na to, pag sinabi ng mga kampi ko, tulak tayo. Kapag hindi ko kailangan maging aggressive, hindi ako papakit sa mapa kasi hinahunting din naman siya ni Sensui. Hinihintay ng Fireflux actually na makita ni TNZ yung Nolan. Kasi kapag kita nila yung Blacklist International, kapag check nila yung heroes ng Blacklist, doon talaga nagsisimula yung agawan ng control sa mga team fight. And mostly, Fireflux Esports yung lamang doon kasi nga, meron silang mga utility heroes. And even nung game number one, si Sunshine, nung naka-Beatrix siya, most of the clashes, hindi nga siya sumasama, nag-push lang siya, nag-itabaw siya. It was really Rosa's Lilia who was dealing damage sa Blacklist nung time na yun. Kaya sobrang laki ng agwat at ng damage dealt ni Rosa for Fireflux Esports. Pero ngayon, Blacklist International, tahimik. Nag-conceal almost ni Jay na muna. Naramdaman. So, kailangan nilang umalis saglit. At para sa dito ng Fireflux Esports, hindi din sila nag-retaliate. Pero magkakasalubungan yata dito sa may orange buff. Si TNZ ang nandirito. Pero take note na nandito rin si Rene J for Blacklist International. Ginamit na doon yung pangsilip at na-reveal kung nasaan ang Guinevere. Yeah. Ang hirap din ito actually mag-engage for Blacklist. No? Kahit yung Guinevere, mahihirapan sila kasi may salba din naman manggagaling mula kay Rosa. And of course, kapag na-control din yung heroes ng Blacklist, let's say ma-terrify, nakakalabas din kasi yung Guinevere with a spatial migration. So it really has to come down dun sa initiation ng Blacklist International. Probably, kanina, nakita nila yung magandang target, si Rosa sa mid lane. Unfortunately, nag-miss yung flicker play ni Rene J. But Blacklist, kailangan talaga nila humanap ng creative angles para lang mahuli balitina. Nanakaw na naman yung Netherrealm. So this is another layer of problem that they have to deal with. Yung additional layer of HP for Fireflux Esports. Sensui. May fracture naman. Okay, makakatakas pa rin. Tumalan na, by the way. Alam din ni TNZ, sabi niya, hindi ko tatalan na to. Baka mag-ulti agad eh. Delix, if ever na pumasok, pero look at the damage dito. Rene J, against Rene J! Pero si Bayo pala, it is a bait! Bait lang pala yun, kasi sabi nila merong Lord. Kaya naman dito ang Blacklist International, lalaban pa rin. Walang jungler dito na Fireflux Esports, mahihila pa nga. Pero kita nyo yung damage dito ni Sunshine, masakit-sakit din. Bumabalik na nga yung Hitman na kilala natin. Hinambol niya with a conceal to bring down TNZ with the Way of the Dragon. Kaya naman Blacklist International, kayang-kaya na nalangunin tong Lord na to, sure na to. Sobrang nakakabaliw kasi kakasabi lang natin, creative angle, kailangan nila hanapin yung Guinevere. Ang problema mo may special migration. Kinumit na lahat. Sabi na rin na Jay, okay boss, all clear. Oh, ito, all in na rin. Dito sa may bandang Lord, Apex 47 ay makakakunail. Oh! Si Ohe pa mga patay nila doon, pero patay din. Si Apex, pero na-reset. Na-reset yung Lord. Sensui! At si Rene J. Oh, Sensui is down as well. Oh, habang goodness. Si Alien, hinahabol dito si Rene J. Kailangan mong tumakbo! At buhay pa rin. Panis! Buhay pa rin. Si Rene J. Baka Rene J to. Tiniktok. Nag-wow. Pero still, this is alarming for Blacklist. Kasi sayang. Oh, one sure shot to get the Lord. Nakuha na nila yung creative angle na kinailangan nila. They were able to bring down TNZ. Pero yung ano yung attack ni Apex 47 pati ni Alien? Yung Purify, man. Natanggal yung stun. Oh, laking factor talaga nung Purify din. Tsaka kapag maiisip mo kasi siya, para hindi mo ko-consider na Hilda naka-Purify. Oo. Well, nakita natin kanina yan, pero syempre Blacklist International, you really could not expect na go-purify dito sa Apex 47. And tamang trabaho lang si Apex 47 dito. No? Talagang every team fight, kahit pa naka-Netherrealm sila Oheb dito, kanina pa niya kinakaltukan sa ulo yung Bruno ni Oheb. Tsaka hindi nga very one-dimensional yung Hilda ni Apex 47. Kasi usual Hilda sa nakikita natin, Lord Dance pa lang, naghahanap na kaagad eh. Nag-zone na kaagad siya, nag-aantay siya ng perfect timing eh. Inihintay niya mauna si TNZ kasi may pang-engagement sila. Kapag lumabas si Netherrealm, dun siya naghahanap target. Kasi yung Blacklist, kapag lumabas si Netherrealm, lalaban sila no matter what. So ang ginagawa ni Apex 47, pinabypass niya yung Netherrealm and dumedirect siya kay Oheb. At nabypass na nga dito yung ng Lord, yung inhibitor turret sa gitna, exposed na ang base ng Blacklist International. Okay. Fireflux. Meron pang minion wave dito pero mabilis lang na dedepensahan dito ng Blacklist International. At meron pang minion na dadaan na both top lane and even bottom lane. Pero Edward is there. Same goes with Yue. Para dumepensa. Meron pang Sipa dito against Alien. Pero nahahabol pa rin ang Cult Altar or Netherrealm na nga pala. Pero masagad natin naman dito si Yue. At mabibilitan silang umalis. Si Sunshine po free hit lang. At si Oheb mabibilitan na lumayo. Pero may minion wave dito ang side ng Fireflux
Esports sa may gitna. Naku po lahat ng ultimate sa Black West International. Oh, Rosa! Expanded po asok pang atin si Rosa. Terrify onto Renishay Edward going in the middle lane. Abysm strike, naka-cancel pa nga. Pero si Blacklist, pero si Ohem, nakapag-free hit din naman dito. Sensui going right after Sunshine. Okay. Renishay, napapalayo. Brave Spider, ginamit na. Nagkakataluna na dito mga players. And look at Ohem, sabi niya, Edward! It's showtime! Kaya naman si Rosa makukuha nila. Grabe yung juggle na ginawa doon ng Blacklist International. Papalit-palit sila. May sumasalun ng Canon, Rene J, and Edward as well. And Fireblox Esports, ang ganda sana nung attempt ni Rosa. Nag-flicker siya para makuha niya yung potential na target dito on Blacklist International and mawala yung attention ng Blacklist onto the minion wave. Pero yung Blacklist dito, yung composure nila, naisipin, yung i-prioritize nila yung waves, nakapag-defend pa sila and nandun din naman kasi yung damage output from the side of Blacklist International. Of course, yung mga Echo din na nanggagaling dito sa Faramis ni Yue, mahapdi na rin actually yung Faramis. Even though he's 2K behind the Valentina, masakit yung damage output ni Yue dito, lalo kapag tabi-tabi ang Fireblox Esports. Oh, yung splash damage. Tsaka ito, gusto ko sabihin yung laban ng Fireblox Esports tsaka Blacklist International, sobrang sakit sa... sa ulo kasi talaga... Ang sakit niya sa puso eh. Ang sakit niya sa puso, sakit niya sa ulo kasi kakaibang calculation tsaka yung juggle pa lang kung paano ka magti-teamfight. Actually, walang teamfight pero grabe parang si, meron. Grabe si Rosa, men. Nakakabaliw yung ano, yung mga micro decisions ni Rosa. Kanina ganda sana ng flicker niya. Hindi lang talaga, well, wala sa ulo. Tsaka na-timingan din ng ano ng Blacklist. Ayan, nag-flicker na si Rosa. Oo. Kaya pwede na tayong gumawa ng play. Abot niya sana si Oheb kanina. Kung na-double first kill niya, umabot yung Terrify. Mapapatay ng Fireblock si Oheb. Nag-conceal. Ito Rene nakita J. natin, Rene J, natagpuan. Oh! Natagpuan na nag-conceal. So wala na rin flicker, by the way, dito ang Cho at Fireflux Esports. Sabi na parang walang mga HP ang mga players ng Blacklist International. Ay, hindi ganun kakunat. Kaya pala siguro sa kanila pinapasalo yung Lord. TNT! Oo! Si TNT dito, pero napagandang Netherrealm sagot dito ni Yue. Tapos flicker out para kay Oheb. Naku, pumasok pa nga! Si Alien! Si Alien nakakuha na nila! At si Renegade magiging bait nila, pero merang immortality. Habang si Edward dito, sasalo. Saan makakakuha ng kill? Oh, TNT! Pantalon. Pero si TNT, kamuntikan na! Pero pumasok din dito si Rosa! Oh my goodness, at Rosa! Si Oheb mapapatay dito at dumediretso pa rin. Si TNC pala napatay dito ni Sensui pero umahabol pa rin mga players ng Fireblox Esports. Sensui din naman ang natitira for Blacklist Sensui. International. Kinakailangan niya mag-defend. Yue na buhay din naman dito at namataan nga siya doon ni Apex 47. Nagma-microwan sila dito. Buhay pa din naman sila. Rosa! Immortality! Yue, pop mo! At napop nga dito ni Yue! Sunshine! Mawalan ang immortality. Magta-tower lock dito. Mawalan! Mamatay si Sunshine! Meron pa minion wave dito Blacklist International. Hindi pa tapos! Hindi pa nga tapos! Ang laban dahil double kill para dito kay Sensui at buhay din. Si Yue with 10 seconds, mabubuhay na rin si Oheb. Meron pang Lord na pwede kuhanin ng Blacklist. Lucky na lang! Lucky na lang, Blacklist! Ang sakit ng puso ko, best. Lucky na lang! Si Yue na de-defend! Lucky na lang! Hi! Buti na map niya yung emo. Buhay pa! Oh guys, pwede kayong huminga kasi 18 seconds, 17 seconds bago buhay mabuhay pa dito si Sunshine. Pero 16 seconds bago pa si Apex at si Sunshine. Aabot si TNC. Aabot pa si TNC, makakatalon. Sinong tatalon? Hindi mahanap ba nila si Rene J? Tumalon na si TNC. So hindi pwede basta bigla na lang pumasok. Pero kanina baka po mapupunta. Sensui! Grabe, Sensui! With the instincts again, nakasama mo na rin si TNC, mapapatay din nila. Kahit 3 years na nagdodominate ang Blacklist, hindi mo pa nakikita ito because this is Yue. This is the Hitman Rene J. And Blacklist slowly climbing back to the top. Pangatlong Lord na ito na nagmarcha doon sa taas. Wala na silang inhibitor turrets. Basag na ang base ng Blacklist. Pero ang puso ng mga agents ay buong buo pa rin. And the mid lane push. Rene J! Rene J! Nag-aarap ng target dito, Rene J! Sinong unang masisipa? Sinong unang makikita? Pero yung turret dito sa may mid lane. Sisirain na ng Blacklist. May conceal. Pero conceal, nakaabang. Ay! Apex 47, kamuti ka na. Pero wala dito yung pag-zone out ng Fireblox Esports. Okay, ano pa muna? Madedepensahan pa yan. Madedepensahan. Yung puso ko, guys. Yung puso. Inhale! Exhale! At dahil dyan, walang bahid ng kahit anong bawas sa HP ng Lord. Ang init. Ng Blacklist. Ang init! At kita natin ngayon na lamang pa rin pagdating sa good. This might be the last push. Isang Lord lang pala yata ang kailangan ng Blacklist. Lord kumakatok na nga doon at binuksan na ang buto sa taas. TNC nakapasok. Pero Yue with the clutch nether rail, nandyan, nagamit na.
Blacklist. Death to back off. Death to back off. Lumis okay, kailangan nila dito ng umalis muna. Medyo delikado at makikita natin nagkabilihan na ng mga immortality. Yeah. At 21 minutes na pala sa laban natin. Pero grabe, yung pinapakita both Blacklist and Fireflux Esports. Guys, share ko lang. Huwag kayo masyado kabahan kasi pasok yung group Blacklist sa group sa knockout stages. Actually, silang dalawa eh. Silang dalawa. So, pero yun yung masaya eh. Yun yung masaya. Preview to ng knockouts. Tsaka isang ano pa lang to, isang group pa lang to. Hindi nila last game to. TNT, Blacklist. Blacklist Tiger, Blacklist Tiger. Permanent na yan, by the way. Permanent na. Oo nga pala. Tama, 109 diamond na lang. Pwede nyo i-check. Kuha nyo na, kunin nyo na. Sa mga nanonood dyan, pwede din muna kayong kumuha saglit ng tubig dahil 53 seconds pa. 53 seconds, ah. Ako, kukuha na rin akong tubig eh. Kukuha na ng tubig dahil nag-prepare na ang Blacklist International dito. They have to take care of the minion waves. Kasi checklist tayo, nasa baba ang Lord, walang tower sa top lane. Pag yan, na slow push na naman, makikita na naman natin ang tinikling ng Blacklist International. Oo nga pala, yung mga ibang kumpuna nakita, nagkakasutukan, meron tumambling, parang mala-cheerleading dance competition ang atin nakikita ba't ya. 10-11, by the way, natin score 3.1 kay Gold Lead para sa Blacklist International. Nabanggit ni Midnight kanina yung slow push, kaya siguro, yung long lane, kinukuha, kini-clear dito ng Fireflux. Ayan na, nakapwesto na si Edward, nakaposisyon na. Pag lumamang lang, kahit lumamang lang ng minion wave, hindi kailangan i-clear. Basta lumamang lang ng minion wave and dahan-dahan na yan. Pinanatan na ni Edward. Dahan-dahan na tutulak yan kasi lamang nasa HP and minion count yung Blacklist International. So sayawan na lang talaga dito. Pero again, the main difference is walang frontliner ang Blacklist. Si Rene J lang yung pwedeng sumilip. Kailangan may kadikit dito si Edward! Okay, Sensui ka lang mumuwi. Tapos magkakaroon na ng Lord. Okay, sige. Kailangan dito i-force ng Blacklist din na hindi magsimula ng Lord. Window to ah, naayos yung top lane. So hindi kailangan nito isipin ng Fireflux Esports. Tsaka yung top lane, yung nag-clear doon si ano ah. So bagay, si Apex 47, pwede kasing biglang humabol. Slow pushing na itong for Fireflux, so medyo tayo naman yung ginaganon. Tayo yung bina-Blacklist. Tayo yung bina-Blacklist, tayo yung bina-Blueplate. Siguro na ano, hinahanap ko nasan si ano, si Sensui. Pero Sensui is right here. Together with his teammates. At makikita natin ngayon, has wala ng buhay Lord. Tumanan! Kanina ba mamupunta? Sino ba talaga makakaretre? And it's gonna be TNC. Pero nga lang makikita natin dito si Sensui. Mabibilita na lumayo. Elien! Edward mawala dito ng immortality. Look at Elien. Si Ohem magiging target niya. Edward bumili dito ng Winter Truncheon. At dalawang players na Blackers ang mamamatay. Pero si Rene J dito makapag-flicker. Takabulin pa. Meron kong seal play. Ang Fireflux Esports. Rene J is still alive. Pwede pang kumapit. Rosa! Si Rosa! Oh my goodness! Itong dalawa na naman yung natira, Sensui at Yue. Kinakailangan nilang dumipensa dito dahil si Rosa pumapasok na nga doon. Sensui, buhay pa rin naman pero may minions ang Fireflux Esports! Ito na yata, nagta-tower lock na. Look at Apex 47! Fireflux Esports wins with a sweep!